Magandang araw, narito ang mga balita sa linggong ito. Dalawang Malasakit Centers sa rehiyon, binuksan na. Mga sangkot sa iligal na pagpasok sa Zamboanga City, nahuli. Mga empleyado at pasyente ng Basilan General Hospital, nakatanggap ng tulong pinansyal. No cutting of mangroves policy, pinaigting sa Zamboanga Sibugay. Mahigit na 5,000 sundalo sa Zamboanga del Sur, nagpabakuna na. Kamakailan lamang personal na binisita ni Senator Bongo para sa opisyal na pagbukas ng 135th at 136th na Malasakit Center dito sa Zamboanga City at Basilan Province. Hangad ng Malasakit Center ang matulungan ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal sa pamamagitan ng serbisyong hinahandog ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at upang hindi sila matagalan sa pagpoproseso ng mga papeles na kaniwang tumatagal ng 1 linggo. Nananawagan din ang senador sa mga doktor at health workers na alagaan ang mga pasyente. Ang mga bagong nabuksan na Malasakit Center sa rehiyon ay matatagpuan sa Basilan at Labuan General Hospital. Inaresto ng pulisya ang 2 suspek na sangkot sa pangangasiwa ng iligal na pagpasok ng mga individual na walang travel requirements kapalit ng 3,000 piso dito sa isang control checkpoint sa Zamboanga City. Ang mga naaresto ay kinilalang sina Nuruddin Samsudin, aka Piolo, at Rodrigo Makilang, aka Diego, mga habal-habal drivers at residente ng Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Sa ngayon, mahigpit pa rin na ipinapatupad ang no RT-PCR, no entry policy ang syudad. 48 pasyente at mahigit na 300 empleyado kasama ang mga job orders ng Basilan General Hospital ay nakatanggap ng 3,000 piso mula sa DSWD. Ang mga benepisyaryo ay labis na natutuwa at nagpapasalamat sa gobyerno dahil sa patuloy na pagbibigay ng tulong lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Mga mangingisda sa Zamboanga Sibugay ay suportado sa no cutting of mangroves policy o mahigpit na ipinagbabawal ang pagputol ng mga puno ng bakawan sa mga kagubatan ng probinsya. Ang pagsunod sa pulisiyang ito ay hangad na patibayin at palawigin ang mangrove rehabilitation project na makakatulong sa mga mangingisda sa kanilang kabuhayan at makakapag-ani ng mga kilalang high-valued fisheries species gaya ng mangrove cultured crabs, isdang lapu-lapu at iba pa. Mahigit na 5,000 sundalo ng 1st Infantry Tabak Division ay nabakunahan at nakatanggap ng mahigit 10,000 doses ng AstraZeneca COVID-19 vaccines. Ayon kay Major General Generoso Ponyo, hangarin ng 1st ID na mabakunahan ang lahat ng sundalo nang sa ganon ay maging ligtas at magampana ng maayos ang mga tungkulin na panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa bansa. Para sa iba pang mga balita, bisitahin ang www.pia.gov.ph at ilike ang Facebook page PIA Western Mindanao. Hanggang sa susunod na edisyon ng Weekly News Roundup, Jason Ausencillo ng Philippine Information Agency, Tiene Cuidao.